Papasok na tayo ng Nueva Vizcaya. Talagang punong-puno ng fog, oh. Welcome to Sea of Clouds Viewpoint. Ay, grabe, napakaginaw dito. Good morning! Isang mapagpalang umaga pong muli sa inyong lahat. At welcome pong muli sa ating panibagong moto vlog adventure. For today's vlog, tayo po ay pupunta ng Nueva Vizcaya. Diyan po sa Dupax del Norte. Kung saan po ay matatagpuan natin yung pinagmamalaki nila na Sea of Clouds. So diyan po ang ating destinasyon ngayong araw na ito. So ang biyahe natin mula Pulilan, Bulacan hanggang Dupax del Norte, Nueva Vizcaya ay 239.1 kilometers. So pwede pang mas malayo yan, no? So ito ay estimated lang naman ni Google. And ayon kay Google, ang oras ng biyahe natin ay 5 hours and 25 minutes. At syempre ang kasama natin sa ating moto adventure na ito, syempre si Brad. So kaming dalawa lang ang magkasama, tigisa kami ng motor. Yan yung motor niya. Kaya isang malupit na motovlog adventure na naman ang ating gagawin. Kaya po samahan nyo kaming muli sa ating panibagong paglalakbay papuntang Dupax del Norte, Nueva Vizcaya, at masaksihan po sana natin ang Sea of Clouds. Let's go! Time check, 4 a.m. in the morning. Andito na kami sa Kabanatuan. Isang oras at kalahati na rin kaming nagbabiyahe. Malayo-layo po yung biyahe natin. Dadaan po tayo sa kahabaan ng mga kurbadang daan sa San Jose at sa Caranglan. Dumadaan na tayo sa Zigzag Road dito sa San Jose. At papasok na tayo ng Caranglan. Ay, grabe. Nanginginig yung baba ako. Napakalamig. Diyos mio, Marimar. Grabe. Andito na tayo sa Caranglan, Nueva Ecija. At mas matutulis na kurbada yung dinadaan na natin ngayon. Ito lang yung mahirap dito sa Caranglan dahil nga maraming malalaking truck. So, chechempo ka ng overtake. Dahil mas nakakalamang ang kurbadang daan dito kesa sa diretso. Yan, kagaya nito. Naipit ako, naiwanan na ako ni Brad. Ah. Hindi ako makalusot. Yan, nakatakot dito. Baka ma-chambahan tayo. Sa gilid. Good morning ulit! Maliwanag na! Time check, 6 a.m. in the morning! Grabe, tinan nyo naman! Andito pa lang tayo sa Caranglan, pero kita nyo naman ang fog! Woo!
Grabe guys, napakaginaw ngayon dito. Yan o, kita nyo yung kalsada, mamasa-masa. Yan, tingnan nyo guys, eto na. Papasok na tayo ng Nueva Vizcaya. Grabe ang fog oh. Welcome Nueva Vizcaya. Alright. Sarap. Yun. So yung checkpoint ay dinaan na natin, hindi naman tayo hinarang, no? So maluwag na nga sila dito sa Nueva Vizcaya. Pero guys, tingnan mo naman. Andito pa lang tayo sa pinakabungad ng Nueva Vizcaya. Pero grabe oh. Talagang punong-puno ng fog oh. Woo! Oh, baka solid. First time namin ni Brad na makakapasok ng Nueva Vizcaya. At ito rin yung first time na pagpasyal namin sa inyo dito. Grabe. Nakakamangha dito. Sa mga ganitong oras pala, ay sobrang kapal ng fog dito. Ayun si Brad oh. Sarap ng bangkingan dito. Only banking pala dito. Puro talagang ano, solid na kurbada yung daan. Grabe oh. Napaka-solid ng bankingan dito. Para di siyang Baler Aurora. Grabe, napakaganda rito sa Nueva Vizcaya. Ayan oh. Tingnan nyo naman yung mga kabundukan na dinadaan na natin dito. Woo! Ganda oh. Nakasignal si Brad. Right turn tayo dito. Siya yung nag-u-ways eh. Wow, grabe yung dinadaan na namin dito. Dumadaan kami sa gilid ng mga kabundukan. Tapos, para siyang chocolate hills.
Andito na tayo sa Dupax del Norte. Yeah, boy! Hanapin na lang natin dito kung nasaan yung Sea of Clouds. Wow! Napaka-solid naman ang kabunduan na to. Parang New Zealand. Sea of Clouds, this way. Yan, mukhang lumalapit na tayo sa katotohanan. Ay, nako. Sana lang ay magpakita ang Sea of Clouds. Yeah, yeah, yeah. Mukhang ito na yung paakyat sa pinakabundok. Ito na yata yung pataas eh. Pataas na tayo ng pataas. Ang sarap ng simoy ng hangin dito. Sariwang sariwa. Daan-daan lang tayo at mamasa-masa ang daan. Madulas. Grabe, napakalayo pala na ito. Walis kami ng 2:30 a.m. sa Pulilan. Ngayon ay 7:23 a.m. na. Ang daming sunflower dito. Nakatanim lang sa mga gilid-gilid ng kalsada. Taas nito. Woo!
Ito po yung isang mataas. Yeah boy! Palagay ko ay malapit na tayo sa tuktok. Wow! Ito na yun! Yay! Woo! Yeah boy! Sa wakas! Welcome to Sea of Clouds Viewpoint. Hi! Solid! Tara! Explore na natin itong lugar na to. Wow! Grabe, napakaganda rito. Ano Brad, kaya ba? Ha? Usang gas. Usang gas? Ako din eh, 2 hours na lang eh. Ha? Ay, nako. Pero grabe guys, no? Kahit na gaano kalayo yung biyahe papunta rito, pag nakita nyo na yung ganda ng view dito. Okay, explore natin to. Tapos palipad tayo ng drone. Alright, so meron tayo nakitang mga kaibigan dito na riders. Sir, mga taga saan po kayo? Nueva Vizcaya po. Dito rin po kayo sa Nueva Vizcaya. Yan, o baka po meron kayong gustong shoutout. Shoutout pala sa mga United Ilocanja. Yun. Sorority. Yun. Alright. Okay. Thank you, boss. Bigyan ko kayong sticker, sir. Sticker. Thank you, boss. Salamat. Yan, sticker. Thank you. Followers na kun to. Talaga? Salamat. Thank you, thank you. Ay, grabe, napakaginaw dito. Sobrang lamig dito, guys. Dito tayo sa pinakatoktok. Yan, daming mga riders, oh. Pag nagsalita ka dito, uusok yung ano mo, yung bibig mo. Yan, medyo nagmo-moist na. Hanap muna tayo ng makakainan dito. Ay, pwedeng kumain dito. Alright, dito tayo kakain. Kami dito sa tindahan at dito ay merong kayong mabibili na kape at syempre cup noodles panlaban sa lamig. Grabe, sobrang lamig dito, mas malamig pa sa Baguio. Akyatin natin yung pinakatuktok dito saka yung merong pinakamataas na view deck para makita natin yung buong kabundukan dito sa pinakadupax view deck. Andito na tayo sa pinakataas ng view deck ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Napakaganda rito, guys.
Yan, tingnan nyo ang tanawin. 360 degrees view ang makikita nyo rito sa pinakatuktok. At yun nga, hindi man tayo sinuwerte na masaksihan ang sea of clouds dito, kinalad naman tayo na makita yung mga nagagandahan na kabundukan dito. Sobrang ganda ng view dito sa pinakataas. At nagtanong nga tayo sa mga lokal dito kung bakit hindi lumabas yung sea of clouds. Ang sabi nila sa akin, dahil daw masama ang panahon kahapon. So ang sea of clouds daw, lumalabas daw yan kapag maganda ang panahon. Kaya yun, hindi tayo pinalad na makita ang sea of clouds dito sa Dupax. Siguro sa mga iba pang pagkakataon, no? Try ulit natin na bumalik dito. Baka sakali ay machempohan na natin yung binabalik-balikan ng mga turista rito, at yun nga yung sea of clouds. Kain muna tayo dito sa kusina ni Song Gavan. So kapag kayo nagpunta rito sa Dupax, yan, meron kayo dito ang pwedeng kainan. Meron silang mga rice toppings, mami, beef, short orders with vegetable, pancit, and fried rice. Ito yung mga in-order namin pagkain. Beef mushroom, beef broccoli, and mushroom soup. Itong beef mushroom ay rice toppings. So yung price na ito ay 120 lang. Sulit na kasi, ang dami, oh.
Then ito naman yung beef broccoli nila. Yung price naman nito ay 130 and madami din. At ito namang mushroom soup ay 80 pesos lang. Grabe, napakaganda rito at napakasulit, no? Kasi nga ang mura ng pagkain nila, tapos ang dami pa nung serving na binibigay nila. At syempre, tikman din natin kung gaano kasarap yung pagkain nila dito. Meron ding view deck yung restaurant na kinainan natin. So tara, akitin natin. Tingnan natin kung gaano kaganda rito. Ah, ito pala yun. Wow! Ang ganda rin dito. Ang pagkakaiba lang doon sa mas mataas na view deck ay medyo malayo yung makikita yung mga kabundukan. So dito naman sa mas mababa, mas malapit ninyong makikita yung magagandang tanawin. At isa na namang moto adventure ang ating nagawa. Yon! At sa wakas, natupad din yung aking pinapangarap na makapasok ng Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Matagal-tagal ko ding pinalano na mapuntahan ang Nueva Vizcaya. Ngunit dahil nga po sa kanilang mahigpit na pagpapasok sa mga turista, ay lagi po tayong failed. At naipakita ko na po sa inyo ang ganda ng view deck dyan sa Dupax del Norte. Kahit man po hindi tayo pinalad na masaksihan at makita ang ganda ng Sea of Clouds, ay
Nabusog naman po ang ating mga mata sa magagandang mga kabundukan na ating nakita dyan sa Dupax. Ganun daw po talaga. Swerte-swerte lang ang pagkakataon na magpapakita ang Sea of Clouds ng Dupax. So natapat tayo sa masamang panahon, kaya hindi tayo pinalad. Babawi tayo sa susunod. At nakita rin natin kung gaano kaganda ang Nueva Vizcaya. Ngayon lang ako nakapasok ng Nueva Vizcaya, kaya naman talagang ako ay sobrang nabilib sa napakagandang mga kabundukan na makikita nyo sa daan pa lang. Kaya road trip pa lang ay talagang solve na kayo dito sa Nueva Vizcaya. Alright, so bago natin tapusin ang ating motovlog adventure, ay mag-shoutout time muna tayo. Shoutout nga pala sa nagbibigay sa akin ng mga info sa pagpasok ng Nueva Vizcaya. At siya si Ernesto Mangahas. Yan bro, maraming salamat at ingat din sa mga rides na ginagawa mo, no? Shoutout kay Nick Lawrence Manangan from Pangasinan. Shoutout din kay Tanaho Holbo. At shoutout din kay Brother SJ Tabat, yung naka-van na nakita kami sa Pangasinan. Pasensya na sir at hindi tayo nakapagbigay ng sticker dahil naubusan po tayo, no? Sana nga po ay magtagpong muli ang ating landas. Shoutout kay Jelly J Dajuha. Yan, mag-iingat po kayo palagi. At shoutout din doon sa friend ni Jelly J Dajuha na si Ma'am Barbara. Yan, maraming salamat po sa suporta. Shoutout din kay Eliha. Hindi ko alam kung yun talaga yung tamang pronunciation ng iyong surname. Ha o Ja, Elija. Ayun. At shoutout din kay RV Toquero and family from Novaliches, Quezon City. Shoutout din kay Ronnie Kalindong and shoutout sa family Martin from Hagonoy, Bulacan. Shoutout kay Gian Francillo. Shoutout din from San Felipe Zambales, Stan SB19. Yan, Stan SB19, shoutout sa'yo. Shoutout din kay EG Boy TV or Egg Boy TV. Yan, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Click Mania from Lubao, Pampanga. Shoutout din kay John Dave Dulay. At shoutout din kay Nico Wenceslao. Yan, paulit-ulit doon niya pinapanood yung ating mga vlogs. Maraming salamat po. Shoutout kay Chester Gamboa. Yan, maraming salamat. Shoutout din kay Blanca Carriaga. And last but not the least, gusto kong shoutout yung mga nakita ko kaninang mga riders. Ang babait nila, no? Yung grupo ng Pards FII. Shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo. At lagi kayo mag-iingat. Ride safe, mga paps. Alright, so hanggang dito na lang po ang ating motovlog adventure at sana po ay nagustuhan nyo ang vlog namin ni Brad. Yan. At syempre, lagi nyo pong tatandaan. Keep safe. Ride safe. God bless. Bye-bye. Yahoo! Yeah! Boy!